So, nung time ni President Duterte, it was one of the priority projects to finish the Catbalogan Airport. And during that time, 2019, nagpondo po for phase 1 ng 100 million na site acquisition, 350 million na civil works, during the 2020 naman, nagpondo for phase 2 ng 75 million na site acquisition, 250 million na civil works. 2021 naman, nagkaroon ng phase 3, which is 220 million na airport facilities. While nung 2022, for phase 4, nagkaroon ng 110 million na site acquisition, and then 840 million na civil works. So in short, meron pong 1,945,000,000 na napondo para sa Catbalogan Buri Airport. Unfortunately, last year at saka yung present year at saka for next year, wala pong pondo na nakita kami na included sa NEP. So, supposed to be, yung pang phase 5 would be the completion of the airport, which amounts to 735 million pesos. Okay, stop po na tayo dyan, no? At, no, narinig po natin kay Congressman Michael Tan po ng 2nd District ng Samar, no? Ang kanyang sentimento, kanyang mga katanungan sa DOTR kung bakit mukhang naputol yung pagbibigay ng pondo sa Catbalogan Buri Airport. Nakakalulang mga pundo, no? Imagine 1.9 billion, almost 2 billion po yan. I think 1,945,000,000. Di ba? 1,945,000,000 yung pundo po ng na gastos na dyan sa may Catbalogan Buri Airport sa pagpapaganda. Pero may hinihingi pang, narinig ko kay Congressman Michael Tan, no, na I think para talaga matotal tapos na siya or for the total completion, kailangan pa ng mga 700 million po mahigit yung kakailanganin pa para matapos. Pero mas nakakalula po talaga kung hindi po matatapos po yan, masasayang lang yung pera. So nakakalulang pera po yan na mahigit 2 billion or almost 3 billion ang posibleng masayang kung hindi talaga pupunduhan yan, no? Ayon kay Congressman Michael Tan. Laki pala lang pundo dyan, ha? Talagang almost 3 billion po, no? So okay lang din yon, basta makakatulong po sa ekonomiya sa Catbalogan City, sa Samar at sa buong Pilipinas. Okay po, pakinggan po natin, ituloy po natin yung panunood kay Congressman Michael Tan sa ginawang hearing po sa Kongreso, hearing on budget, no? Okay, ito po. Sa madaling salita, pag wala yung 735 million, parang nagtapon po tayo ng 1.9 billion na pondo para sa isang white elephant na proyekto. Kasi as of now po, tinatayo na yung Catbalogan Buri Airport Terminal. So I am asking po from the department, hopefully sana nandito si Secretary, pero I understand nakasama siya ni Presidente ngayon, kung ano ba yung plano ng departamento para sa pagtapos nun or kung tatapusin ba talaga nun. Kasi when we went to the offices to ask regarding sa status ng Catbalogan Airport from DOTR, from DBM, yung sinasabi po is parang nagtuturuan kung sino ba talaga yung dapat mag-prioritize, sino yung dapat magpondo. I understand na tight yung fiscal space ng pondo para sa, kasi alam naman natin, madaming mga airport yung kailangan i-upgrade, kailangan pondohan. But my question is, since naumpisahan to, ano ba yung plano ng department? Kasi we may be wasting billions of money for a project na dapat ginawa na, kesa naman pag kunyari hindi natin to pinondohan, baka mabulok naman yung airport. So for example, 5 years from now, nakatayo na yung airport kasi ginagawa ngayon yung terminal. 5 years from now, hindi pa rin siya napondohan. Eventually, mapondohan after 5 years. Then, nag-umpisa nang mag-deteriorate yung terminal building.
So para natin siya i-operate, kailangan na naman nating i-renovate yung tinayong building, which is dapat ginamit na sana natin kasi yun naman yung original intention. So I would want to know from the department, number one, what is your plan? Number two, if there is a plan to continue that, when will that be? And number three, ano ba yung, are there similar na mga projects, not only in Samar, to other places? Kasi kung ganun, nakakatakot isipin na pwede pala tayong magpondo ng bilyon-bilyon na pera sa mga proyekto, and yet hindi pala natin kayang tapusin din. So yun po yung questions ko, Madam Chair. Thank you. Wow! Wow talaga, yun lang yung masabi ko, no? So, very loud and clear yung ating pong napakinggan mula kay Congressman Michael Tan ng 2nd District of Samar, yung kanyang sentimento kaugnay po sa pagtigil ng budget dyan sa ginagawang rehabilitation ng Kadbalogan Buri Airport para sana sa mga taga-Kadbalogan City, mga taga-Samar, no? Bilang pag-suporta sa ekonomiya po ng Pilipinas. But unfortunately, mukhang hindi priority siya ngayon ng DOTR, o sabihin na lang natin ng ating gobyerno, na bigyan talaga ng sapat na pondo para matapos na yung Buri Airport na yan nang makapag-operate na. But we really salute, no, kay Congressman Michael Tan dahil siya po ay porsigido na sana ay maihabol sa national budget, no, kung yun man yung pinag-usapan niya yun, para sa 2024 ay talagang tuloy-tuloy po ang pagsasaayos ng nasabing Buri Airport nang sa ganon, as soon as possible ay makapag-operate na po, no? Dahil kung hindi, sabi pa nga ni Congressman, eh talaga namang totoo, madideteriorate yan, yung mga gamit dyan, yung mga facility, mabubulok after 2 years, 3 years, pag hindi talaga makapag-operate yan, eh problema na naman ng gobyerno, mga budgetan, hindi lamang sa pagsasayos, kundi palitan yung mga mga kinakalawang na. Kasi hindi naman din maganda kung kinakalawang na yung ating airport. Diba? Dahil sa napabayaan siya. So, sana pakinggan ng ating gobyerno, ng mga ikasi congressmen, maging yung Senate, para po maisali, no, ang Kadbalogan Buri Airport, no, lalo na yung pagdagdag po ng budget. So, napakalaki po ng budget. Nakakalula. Almost 3 billion pala bago matapos yung Kadbalogan Buri Airport na yan, no, na binaglalaban niyo yon ni Congressman Michael Tan. At sana nga lang sa mga gumagawa ng proyekto na yan, sana de kalidad, no, para hindi agad masira yung Kadbalogan Buri Airport nang hindi po masayang yung pira ng bayan. So mga kababayan, yan po ang ating update ugnay po sa Kadbalogan City Buri Airport. Maraming salamat, magandang araw po.